Isang nagbagong buhay na Manny Pacquiao ang lalaban sa Linggo. Sa eksklusibong one-on-one interview ni Chino Trinidad, ikinwento ni Pacquiao kung paano siya pinatatag ng mga pagsubok na kanyang naranasan. Inihayag din ng ating pambato kung paano binago ng Biblia ang kanyang pananaw sa buhay. Yung isang example na magsasabi na ano pa talagang pinagdaanan ni Manny Pacquiao na pinapagtibay siya ng ganito? Ano sa tingin mo yun talaga? Kung meron kang isang event na talagang masasabi mong yun ang sumukat ng katibayan ng isang Manny Pacquiao nung bata ka, ano yan? Yung faith and belief sa Panginoon na we can survive kahit nasa kahirapan, na hindi kami nag-give up, hindi kami gumawa ng kalukuhan kahit nasa kahirapan, kahit nasa hirap ng buhay namin, eh hindi kami nang dadaya, hindi kami nanluloko ng tao, hindi kami nagnanakaw. Talagang nagsisikap kami na makakain at nagdadasal. Itong lahat ng ito tinuro sa'yo ni... Ang malaking bagay dito si Mama Junisa, ang karakter na ibinigay sa'yo. Sa punto na ito, ang dami, ano yan, dami pang pagdadaanan eh, ng isang Manny Pacquiao. Ngayong susunod, ano ang nagiging gabay mo? Ang prayer ko sa Panginoon is, lagi niya akong bigyan ng wisdom and knowledge to understand His Word. Hindi na kailangan na kumbaga sa ano, yung hindi ka maniwala sa na nababasa mo, hindi mo maintindihan. So far, sa pagbabasa ko ng Bible, naiintindihan ko naman lahat. Yung sinasabi mo palagi na, di ba, yung fruits of the Spirit dahil dito sa journey na pinagdadaanan mo. Itong lahat na nadadama mo, yung kaligayahan na nakikita sa mukha mo, yung extra energy, hindi naman sa dati, wala kang kalakasan, dun lahat nagmumula yan. If you have a live spirit, you have the fruit of the Spirit. What's the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, faithfulness, gentleness, and self-control. You have that kind. Yan ang Las Vegas. So pag sinipat mo yan, Brad, di mo nga yung lugar na yan. Dati pinapanaginip lang natin makarating dito. Ngayon, kahit saka magtungo rito, pag sinabi yung pangalan Manny Pacquiao, parang synonymous ka na sa lugar ng Las Vegas. Sa lahat ng nangyayari sa buhay mong ito, saan mo siya attribute? Saan mo ipapasalamat lahat na nakamit mo? Ang Panginoon nag-ana sa akin. Nagbigay nitong lahat at siyang naglagay sa akin ngayon sa sa katayuan ko. Pero itong mga record na ito na nakamit mo na dati, dito sa bagong paglalakbay na ginagawa mo na winning souls, di ba? Ipagpapalit mo ba yung ngayon doon sa dati, yung nakuha mo yung milyon-milyon, sinasamba ka halos sa mga tao, kilalang kilala ka rito, lahat ng gusto mo makukuha mo, inalis ng Diyos lahat yun. Pwede mong mahalin yung pera o mahalin yung Panginoon. So, mahalin mo muna yung Panginoon before anything else in this world. Do not love the world or anything in this world.